sapat ang ito? Gusto kong ipaalala sa inyo, wala kang ambag sa tagumpay na tinatamasa ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing panlaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagbis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming pampok na kasaysayan sa linggong ito sa kanyang unang kabanata. Pinapagatang, wala kang amambang sa tagumpay na tinatamasa ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, ang bukas. Reciano, uminom ka muna ng mainit na tubig bago ka magpunta sa palayan. Ubus na pala yung kape natin eh. Ayos na itong mainit na tubig. Ay, teka. Ito nilagang saging, oh. Ano, almusal ng mga bata? Marami itong saging na nilaga ko. O ikaw, baka mamaya malimutan mo na namang mag-almusal. Lalo na kapag dire-diretso ka na sa pag-aasikaso sa mga bata at pag-aayos dito sa bahay. Huwag mo akong alalahanin. Magaan lang ang trabaho ko kumpara sa'yo. Para namang hindi ako sanay sa pagbabanat ng buto, Doray. Eh, kahit na ba eh. Ay, siya, ayos na to. Aalis na ako na makapag-arar na ako habang hindi pa mataas ang sikat ng araw. Oh, yung flashlight. Nilagay ko riyan sa bag mo. Madilim sa daan. Sige. Aalis na ako. Mabuti pa. Maglaban na muna ako ng mga maruruming damit habang nagsasain. Saan sa ganun eh, maisampay ko na yung mga damit na maaga. Tama. Igising mo mga bata, nakahanda ng almusal. Eh, sabi na ng teacher ko, hindi ito ang gagamitin kong formula dito. Hindi mo siguro siya naunawaan kaya ganun. Galing na ako sa lesson na yan, kaya alam ko na yan. Eh, bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Eh, mas magaling naman sa yung teacher ko. Ano ko ba? Estudyante ka pa lang naman ah. Tanda ka nga lang ng 2 taon sa akin. Ay, ko naman. Ay, tinutulungan na nga ikaw eh. Sige, magsambong ka! Hoy! Ano ba yan, ha? Nag-aaway na naman kayong dalawa. Eh, kasi Tony eh. Ito si Pearl. Ang tigas ng ulo. Eh, bakit ka ba nangungurot? Kayong dalawa, ha? Tumigil na kayo. Kung ayaw niyong pareho ko kayong kurutin. Si Pearl, magsabihan niyo kasi matigas ang ulo. Tumigil ka lang nga dyan, Mary Grace. Ikaw talaga! Ang bigat-bigat ng kamay mo. Lagi ka lamang nangungurot o kaya nang babatok. Yan ba natututunan mo sa eskulahan, ha? Bakit?
Nangungurot din naman kayo, ha? Abot! Mary Grace, ha? Hmm? Bahala nga kayo dyan. Hoy! Mary Grace! Nagdadabog ka ba? Iyaan nyo na siya, Nay. Kaya naman kasi. Sigurado ka bang mali yung tinuturo sa'yo ng ate mo? Mali nga po, Nay. Kaya ganun si ate kasi ayaw niyang tanggapin na mali siya. Oh, siya, sige na. Tapusin mo na yan. Pagdating ng tatay mo, kakain na tayo. Ito na yung pinabibili mong Pride detergent. Buti naman, hindi mo nakalimutan. Ito yung kita ko sa pagtitinda ng mga gulay. Idagdag mo sa panggastos natin. Ito lang? Bakit? Eh, marami yung dala mong sitaw kanina at pechay, ah. Itinabi ko yung kalahati. O bakit? May babayaran ka ba? Si Mary Grace may hinihingi sa akin. Ano? Ano na naman ang hinihingi na batang yun? Huwag ka nang maingay. Baka marinig ka pa eh. Makapagsalita ka naman para naman palaging may hinihingin luho niya sa atin si Mary Grace. Eh ano nga yung hinihingi niya? Pambili raw ng bagong sapatos dahil sasali siya sa palaro. Ano? O, eh, kaya nag-iipon ako. Kahit konti. Para maibili ko siya. Ano? Total sa darating na buwan pa naman yung palaro. O eh, bakit hindi sa akin nagsasabi? Well, alam mo naman si Mary Grace eh. Madalas nag-aalangan sa'yo dahil alam niyang istrikto ka sa pera. Paano ka mo? Sinabihan ko na siya noong nakaraan. Huwag siyang sali ng sali sa kung ano-ano mga kalukuhan sa eskwalahan. Lalo lang nga tayong pera. Doray, huwag mong tinatawag na kalukuhan ang mga sinasalihan ng mga anak mo. Ano ka ba? Marathon yung sasalihan ni Mary Grace. Ako. Competition yun. Kapag nanalo siya, may medalya siya at baka may dagdag pang grado yun. Ang sa akin lang, Feliciano, kung mag-aaral, mag-aaral lang. Ang mahalaga naman, makapagtapos. Kahit hindi ka sumali sa mga marathon na yan, makakagraduate ka naman, hindi ba? Ako na ang bahala rito. Naku, Feliciano, hindi mo ba nararamdaman ang higpit-higpit na ng sinturo natin? Ako na sabi ang bahala rito. Ayokong maramdaman ng mga anak natin na hindi natin kayang suportahan ang mga interes at pangarap nila sa buhay. Oo, mahirap. Pero kung kailangan kong gumapang para maitaguyod sila, gagawin ko. Portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. R-H! Champion superpower with X-Stain technology. R-H! Mga pinakamaiinit na balita at usapin sa talakayin ng walang halong pagpali. May pangako ang bukas. Ang ganda nitong rubber shoes. Pearl? Oy, Pearl, tingnan mo. Ang ganda, di ba? Uy, bago ba yung sapatos mo? Oo, binili ni tatay. Bakit? Eh, anong bakit? Bakit may bago kang sapatos? May sasalihan akong marathon. Tsaka isa pa, matataas din ang grades ko. Matataas din naman yun sa akin, ha? Oh. Bakit ikaw lagi yung ibinibili ni tatay? Dati, ikaw lang din ang ipinagpatahi ng bagong uniforme. Hoy, baka nakakalimutan mo, Pearl. Ako ang panganay sa ating apat. Ako ang unang pinanganak. Kaya dapat lang na palaging ako inuuna. Eh? Kano ba yun? Oo! Huwag gusto mo di magsabi ka rin kay nanay. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Baka pangakuan ka lang. Tapos hindi na matutupa rin.
nakakaluwag-luwag na tayo. Alam mo namang walang-wala tayo, di ba? Eh bakit ba humihirit ka dyan ng bagong sapatos? Si ate nga, mayroon bago. Kumiram ka na lang sa ate mo kapag kailangan mo ng sapatos. Hiram? Lagi na lang ako nanghihiram. Hindi naman yung mga pinagdumaan ni ate yun ang napupunta sa akin. Hindi mo ba ako naiintindihan? Walang-wala nga tayo. Kung sapat sana ang panggastos natin o kaya sobra, pwede. Hindi naman namin kaya ng tatay mo mga gusto nyo. Hoy, Pearl. Huwag mo akong dinadramahan dyan, ha? Baka mamaya kurutin kita. Sige na, umalis ka rito sa harapan ko. 16 anyos ka na, baka nakakalimutan mo. Huwag ka na umaatungal dyan na parang batang paslit. Di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Protect pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality. Sa ating dulang, may pangako ang bukas. Sinasabi ko na kasi sa'yo, hindi ba? Hindi mo kasi ako nauunawaan, Feliciano eh. Ikaw kasi, mukhang may paborito ka sa apat mong anak. Kapag si Mary Grace ang lumapit sa'yo, hindi ka nakakatanggi. Doray, wala akong paborito sa mga bata. Pantay-pantay ang tingin ko sa kanila. Pero panganay si Mary Grace. Siya ang unang makapagtatapos sa kanila kung sakali. Kaya kailangan nating ibuo sa kanya ang suporta hanggat makakaya natin. Kapag nakagraduate siya, siya rin ang makakatulong sa atin. Ay, paano kung hindi natin siya kayang suportahan, Aber? Dahil kung ako ang papipiliin, kapag nakagraduate siya ngayon sa high school, tama na sana yan. Maari na siya makakuha ng trabaho kahit high school graduate siya. Sa isa, mag-aasawa lang naman yan eh. Bakit ba palaging ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Gusto mo bang maging kagaya natin ang mga anak natin? Walang natapos, walang narating sa buhay. Kaya tingnan mo, hirap na hirap tayo ngayon. Sapat na sa akin ang simpleng buhay, Feliciano. Kung ito ang kapalaran natin, tanggapin na lamang natin. Kaysa naman, maharap tayo na matayog at mahirapan lang naman tayong abutin yun. O tingnan mo ngayon, hindi ka na maganda o gaga sa paghahalap buhay. Madilim pa, nag-aararo ka na. Nagtatanim ka na. Umuwi ka, madilim na. Nangangayayat ka na nga sa katatrabaho eh. Paano kapag nagkasakit ka? Ay di, lalo tayo naghigaos. Feliciano, ikaw ang iniisip ko rito. Alam mo namang ikaw ang padre di pamilya namin. Ayoko sa labis na pagnanais mong maitaguyod ang mga bata. Ang buhay mo naman ang makompromiso. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mo kong alalahanin. Pero... ang hinihiling ko lang sa'yo, suporta. Doray, damayan mo ko. Mangarap tayo para sa mga anak natin. Exam, Mary Grace? Dito po na eh, dito, sa school na ito. Pinapakita mo sa akin, alam mo, hindi naman ako marunong magbasa ng maayos. Pribadong universidad dyan sa Maynila. Maynila? Hmm. Diyos ko.
Eh, saan kami kukuha ng tatay mo ng paggaso sa'yo? Kung doon ka mag-aaral ng kolehiyo. Pwede naman ako mag-apply ng scholarship, Nay. O kaya, mag-working student ako. Sa Maynila? Oo. Ako, hindi ka luluwas ang Maynila, Mary Grace. Ha? Narinig mo ko. Bakit? Hindi ka luluwas ang Maynila. Matanggap kaya ni Mary Grace ang desisyon ng kanyang ina? Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at si Rosana Villegas sa papel ng Mary Grace. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervision teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtan, sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Wala ang bag sa tagumpay na tinatamasa mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pagkako ang